Hello, welcome back to my channel. Ngayong araw, ipakikita ko po sa inyo yung ginawa kong ramp pump, no? Kaya ituturo ko po sa inyo kung yung galing dito sa ramp pump papunta doon sa taas ilang meters, at saka galing dito naman sa kuan yung ramp pump din papunta doon sa source of water. So sa doon sa tangke ng kung saan tayo kumukuha ng tubig. So ito yung ramp pump, no. Yung sa baba, yung pula, yung may ito, ito yung intake niya, at saka yun yung sa taas naman, yun yung exhaust. So diyan lalabas yung tubig, at saka dito yun papasok din yung tubig. Ito yung nagpa-pump niya, yan yung bumubuga ng tubig. Yan yung isang nagpa-pump ng tubig pa taas. Ito yung tangke ng ramp pump natin. So yung tangke ng ramp pump natin is nasa galing dyan sa may baba, yung may itim, yung polyethylene na yan, hanggang doon sa yan sa taas. Nasa 1 meter lang po yan. 2 inches po yung kanyang bilog, you know, polyethylene yan. So ngayon ipakita ko sa inyo yung galing dito sa ramp pump papunta doon sa taas. Nasa 10 meters po yung haba nito. So tara, puntahan natin galing dyan. Ganyan yung tsura ng ramp pump ko, linya ng tubig. Ayan. Ayan. Sobrang lakas talaga yung ramp pump, kasi kahit malayo, ayan, nagbabibrate pa. Ayan. Hanggang dito sa source of water. So itong tubig na to is may bukal talaga to sa loob. Dito ako nagkuhan yung, ako lang naglagay nito. Ako lang mag-isa, so hindi ko na pakita sa inyo. Kasi yung paggawa ko nito is panahon na lubat yung cellphone ko. So pakikita ko sa inyo yung sa loob. So ito, binuksan ko na. So ito yung sa loob. Ayan. Yan po yung sa loob ng tangke ko. Tunayan, ito yung drum lang po to ang ginamit ko. Tsaka yung sa baba, dyan yung lalabas yung bukal niya, yung source of water, kung saan tayo nakakuha ng tubig. Tapos ito yung PVC na 2 inches po yan, punta doon sa ramp pump natin. Yan. Dapat po yung tubig natin dapat mas taas sa level ng ating 2 inches na PVC papunta doon. Kasi kapag bababa yung tubig natin dyan, no, sa kuan, or nasa gitna siya sa PVC, eh mas mahina yung kanyang hatak doon sa pataas yung tubig. So kailangan yung tubig niya is nasa taas talaga sa PVC na yan. So puntahan na naman natin yung pataas ng tubig. Ayan. So sinaraduhan ko na. So galing dito is nasa galing dito sa tangke natin papunta doon sa ramp pump is nasa 10 meters po ang layo. So ito yung PVC natin na dos. Pagkatapos nag-reduce ako dito ng PVC. So nag-reduce ako dito. So ito yung reducer ko, ginamitan ko na lang ng
Incan. Yan. Reducer. Ito yung pimpising blue. Yan. Uno na po tong blue na to. 1 inches. Tapos yung una is 2 inches. Galing na ito. Yan. Pagkatapos nito, may polyethylene po akong linagay na 3-4. Yan, 3-4 niya na polyethylene. Ito yung dugtong niya. So, una-una is 2 inches, tapos 1 inches, tapos 3-4 papuntang dyan sa ramp pump natin. Yan. So mga kasilingan, galing naman dito sa ramp pump natin, pupuntahan na naman natin papunta sa taas. So estimated ko lang po is nasa 100 meters po yung kanyang matakpunan ng tubig galing dito sa ramp pump na to papunta doon sa bahay namin. So tara, puntahan natin para makikita ko sa inyo yung linyada ng ating polyethylene. So matirik po to, oh, pakikita ko po sa inyo. Yan. Yan, napakatirik talaga yung ating nasa taas po yung bahay namin. Yan po. Yan, so yun, nandun yung ramp pump na. So so nandito yung polyethylene. Nandoon na yung ramp up natin. So nandito yung polyethylene. Puntang taas. So ito yung tangke ng tubig namin. So tingnan natin. No. Yan. So yan po kalakas yung tubig natin galing doon sa baba papunta dito sa taas, nasa 100 meters o 115 meters ata, no? Galing doon sa baba. So estimated ko lang yan. So ito yung tubig na naipon namin sa isang gabi lang. Yan. Yan yung tubig na naipon namin sa isang gabi. Yan. So not bad. So salamat po sa pagpanonood. Saka sana may natutunan kayo at saka may kunting ideya kayo sa akin. So salamat, at saka yung may gustong magtanong, comment na lang sa baba. So salamat sa panonood. God bless. Bye-bye.